motorcycle taxi. Tinangay ng mismo angkas na pasahero ang bagong modus ng mga kawatan. Alamin. Samahan nyo kaming libutin ang probinsya ng Cebu. Ating kilalanin ang lalawigan sa pamamagitan ng Cebugan. At ang nagdala sa simbahan sa isang bride at groom, hindi po limousine, kundi isang motor. Ako po si Rafi Tulfo, ang kapatid mo. Kung akala ninyo mga rider lang ang madalas na narereklamo, nagkakamali po kayo. Baliktad na po ngayon ang mga namobodos, mismo mga pasahero na. Isang kahig, isang tuka. Ganyan kahirap ang buhay ng maraming Pilipino ngayon. Para maitawid ang pang-araw-araw na gastusin, marami sa atin ang iba't ibang discarding kailangan gawin. Isa na riyan ang rider na si Emmanuel Duhay Lungsod, 33 taong gulang. Saksi raw ang bawat sulok ng kalsada sa Kabaynilaan sa lahat ng kanyang tiyaga at pagsusumikap makaon lang sa buhay. 6 years na po ang rider na. Malaking bagay naman po yung pagiging rider ko po kasi doon ako kumukuha ng panggastos sa may araw-araw, pagkain. Walang sariling bahay si Emmanuel. Gaya ng maraming nakikibaka sa buhay, nangungupahan lang siya kasamang live-in partner na si Juvie at anak na si Clint Jumuel. Nagsama kami ng asawa ko, 2015, 2 years pa lang yan ako. Hali ako lang po yung naghahanap buhay mo. Mahirap man daw ang buhay, tuloy lang sa pagiging rider si Emmanuel. Umulan o umaraw, laking pasalamat niya raw na may trabaho siyang marangal. Batid niya na mahirap maging rider sa panahon ngayon, lalo pat marami sa kanila ang madalas nasasangkot sa mga krimen. Kaya isa raw siya sa mga nais magpatunay na may natitira pa ring mabubuting rider. Pero sa kabila ng pagkakaroon ng malinis na intensyon sa trabaho, hindi niya lubos maisip na siya pa pala ang mabibiktima ng kawatan na nagpanggap na pasahero. Bali yan po, galing po akong Makati. May booking po ako noon. Pero yung booking ko, delivery. Daanan ko siya sa may E. Martinez, Mandaluyong, yung Barangay Addition Hills. Hindi siya ang tulong, pinara niya ako. Paikaika siya maglakad. Tapos yun, sinakay ko po siya, nawa po ako eh. Yun, dumiretso na kami dun sa pupuntahan namin. Sabi niya, papatid siya sa ospital, sa may labor, sa may project 4. Pagdating po namin dun sa EDSA flyover, sa may Ortigas, sinabi niya sa akin na may nalaglag daw yung lagay ng pera niya. Siyempre, gumilid po kami. Nagmagandang loob daw si Emmanuel na hanapin ang nahulog na wallet ng kanyang angkas. Ang hindi niya alam, ito na pala ang modus ng kawatan. Nakita na lang ni Emmanuel nung marurot palayo ang kanyang motor. Ang pasaherong kanina lang ay iika-ika. Ngayon ay tinatakbo na ang kanyang hanap buhay. Mayroon naman daw saksi at nagmagandang loob na samahan siyang habulin ng sospek. Pero sa kasamang palad, hindi na nila ito inabutan. Hindi ako nag-expect na gawin niya sa akin yun. Kasi talagang pinakita niya kasi sa akin, may sugat talaga siya sa tuhod. So, paika-ika po siya maglakad, tapos yung sumakay po siya sa motor, hirap di siya makasakay. Wala raw ibang naramdaman si Emmanuel, kundi panlulumo. Ang kanyang motor na iningatan ng isa't kalahating taon at kanyang pinagkukunan ng pang-araw-araw na gastusin, nawala na parang bula. Ang masakit pa, hindi pa niya tapos bayaran ang kanyang motor. Kasama rin sa mga natangay ang kanyang mga ID at 7,000 piso. Iniisip ko yung motor ko, anong oras na, mahabol pa ba, makikita ko ba yung motor ko? Parang ano talaga yung ano, parang tolero yung utak ko po that time. Hindi rin matanggap ng kinakasama niyang si Juvie ang sinapit ni Emmanuel. Sunod-sunod daw kasi ang unos na kanilang naranasan. Pagkatapos kasi na nangyari kay Emmanuel, binaharaw ang kanilang bahay. Kaya
ang kanilang mga gamit sa bahay sira-sira. At hindi pa raw talaga sila nakakabangon. Parang hindi ko tanggap talaga yung nangyayang yun eh. Na mahirap pa nang mawala ng yung source of income po, yung biglang pang ang nangyari po sa amin yun, yung Panginoon, kung kaya kong kuhain lahat, yun ang nangyari sa amin eh. Sa ngayon, bumibiyahe na muli si Emmanuel. Mabuti na lang daw at pinahiram sila ng isang kaanak na motor. At kahit daw tila na trauma na siya sa pagiging rider, kailangan niya raw bumangon. Kailangan niya raw itaguyod ang pamilya sa kabila ng takot at pangamba. Natatakot naman po, kaso lang, kailangan ko pong bumiyay para makabawi. Sa akin lang, iniisip ko po kasi hanap buhay. O kasi yun lang kasi ang para sa akin na madali na nasanay na po ako na ganun ang trabaho ko, pagiging isang rider. Mahigit isang buwan na nang manakawan ng motor si Emmanuel. Ayon sa mga otoridad, ngayon pa lang nila narinig ang ganitong klaseng modus. Yung salisi, yung mode of taking is bago sa pandinig namin at bago rin lang nag-report sa amin. Agad naman daw silang umaksyon. Nagsagawa ang mga pulis ng validation report kung saan nangyari ang krimen. Mula sa lugar kung saan na-pick up ang suspect hanggang sa kalsada kung saan tuluyang ninakaw ang motor ni Emmanuel. Matulungan din po natin sila na may alarma national yung motor para kung sakali po ay mas mapabilis nating makaka-recover o makasuhan natin yung mga suspect kung sakasakaling mahuli po natin. Aminado silang nahihirapan sila sa pagtukoy sa suspect, pero tiniyak nilang hindi sila titigil hanggat hindi nila ito nahuhuli. Kaya ngayon, hindi na lang sila sa mga pasahero may paalala. Bali, ang may masasabi po natin sa publiko natin, ma'am, ano, regarding po sa ganyang modus, maging mapanuri po tayo, lalo yung mga oras di peligrong ganon. Kasi yung mga masasamang loob, kapag nakikita nilang nagre-relax na tayo, doon naman sila umaatake. Maging maingat po tayo sa lalo na yung mga nasa labas na naghahanap buhay. Kahit daw masakit ang nangyari kay Emmanuel, mayroon pa rin naman daw siyang natutunan. Sa susunod, hindi na ako magtitiwala. Pagka yung ibang tao, hindi ko talaga kilala. Yun, parang yun nga nangyari po sa akin, lizard learner po. Kung kailangan tumulong, kailangan dumbling ingat at saka alisto na lang lagi. Sinabihan ko na lang po siya na huwag na lang masyado magtitiwala. Kasi mismo yung pagiging mabait mo ang ginagamit din na malamangan ka. At kahit pa nga nanakawa na, punong-puno pa rin siya ng pasasalamat sa may kapal. Una-una po sa lahat, si Lord, hindi po niya ako pinabayaan. Hindi niya pa rin pinabayaan yung pamilya ko. At para makatulong rin sa kanilang pagsisimula, tumulong na rin kami para sila'y may pangtawid sa araw-araw na gastusin. Sir Happy Tool po, maraming salamat po sa binigay niyong tulong po sa akin. Malaking bagay po to para sa amin po. Gaano man kahirap ang ating pinagdadaanan, hindi dapat nito mababago ang ating determinasyong bumangon. Basta't ang pananalig sa Diyos at sarili ay walang kapantay. Break muna sa kwento ng mga kawatan. Sa aming pagbabalik, punta tayo sa Cebu para sa Cebugan. Sabi nila, sa pagkain mo raw lubusang makikilala ang isang kultura ng isang lugar. Kaya naman, dinayo namin ang probinsya ng Cebu para ipakilalang pinaghalong tradisyon at mga modernong pakulo na magpapakalam ng sikmura ninyo. Kapag ika'y maglilibot sa Pilipinas, hindi lang tourist spots ang dapat na binibigyan ng atensyon. Dapat kasama sa iyong itinerary ang pagtikim sa mga masasarap na pagkain sa mga riyon.
at para raw makilalang lubos ang ating pagka-Pilipino, dapat lantakan ang pagkain ng mga Cebuano. Sa pag-iikot natin sa Cebu, may natuklasan tayong Cebuano dish sa bayan ng Cordova. Nag-uumapaw ang mga maliliit, ngunit mahabang lamang dagat na ito sa kanila. Ito nga ang bakasi o baby eels. Pero bago raw pumatok ito, si Entoy na lokal na mangingisda ang may pasimuna raw nito sa matagal ng panahon. Dati, naglalako lang po yan ng bakasi, yung live na bakasi, bininta nila sa carbon market. O iba po, punta dito, gusto magpaluto. Doon lalo lumakas ang bakasi nung ginawang festival po. 2005 po ginawang festival ang bakasi. Pero bago natin yan lantakan, ipapakita muna raw ng mga mangingisda ng bakasi kung paano ito hinuhuli. Maglalagay lang daw ng pain sa mga banta o yung kanilang panghuli na gawa sa latan. Itutusok ito sa lupa at pagkalipas ng buong magdamag, mayroon na raw agad laman ang banta. Saka ito ililipat sa timba. Pagkatapos nito ay titimbangin na agad. At ilalako na ang mga nahuling bakasi sa mga bakasihan para lutuin sa paboritong timpla ng mga taga Cordoba ang nilarang na bakasi. Kailangan lang pakuluan ng bawang, sibuyas, kamatis, luya, sili, mangga, black beans at iba pang ricados. Pero alam nyo ba na hindi lang nakakabusog ang bakasi? Kapag kumain ka raw kasi nito, shock daw na gaganaan ka sa kama. Masarap talaga yung bakasi, ma'am. Kumbaga ano yun dito sa Cebu, Viagra. Kapag kumakain kayo ng bakasi, eh, madadami yung anak nyo. May sabi-sabi po, kung kumain daw yung babae o yung lalaki, maging fertile daw sila at saka lumami daw ang anak. Yung sabi-sabi lang po. Masarap siya, maasim na, maalat-alat. Subukan nila para malaman nila kung anong lasa. Approved na approved daw talaga ang bakasi sa mga local man o mga dayo. Wala pang alas 8 ng umaga ay marami na agad ang umuorder ng ulam na ito. Sa paraan naman ng pagkain ito, maganda raw na kainin ang hiwalay ang balat ng bakasi, higupin ang sabaw, at lamutake ng maliit at mahabang laman ito. Safe na safe dahil wala namang kailangang alalahaning tinik. Wala rin daw kailangang ipag-alala dahil malilinis ang mga ito. Kung hindi nyo road trip kainin ang mapait na apdo, pwedeng-pwede nyo rin naman huwag na lang kainin. Sa halagang 60 pesos, maaari na matikman ang exotic food na ito. Kung mas gusto mo namang ikaw ang magluto ng bakasi sa inyong tahanan, pwede rin. Tip pa sa atin ng mga lokal, marami pang paraan ng luto ang pwedeng gawin sa bakasi. Yung natikman ko po, para lang po siyang kinakain lang po ako, parang isda lang po. Pwede po siyang larang, pwede siyang sinigang, pwede iihaw, pwede pong sisig. Mula sa bayan ng Cordova, magpunta naman tayo sa Queen City of the South. Sa Cebu City, matitikman ang pinakasikat na street food ng probinsya. Sa isang food market dito, ang mga kumakain may kanya-kanyang butane at lutuan, hindi po para mag-samgyupsal. Sa mga kawaling ito, sinasawsaw nila ang kanin na kung tawagin nila ay puso o hanging rice. Ang kulay brown na sawsawan na ito, kumukulo pa, pero pwedeng-pwede nang tikman. Ito ang tuslob buwa. Mura na, masarap pa. Ito po yung masarap na naputahe for me. Kasi po, ang dami kong makakain na rice. Napapabawas talaga ng stress. Si kuyang driver lang yung nagdala sa amin dito. We don't have idea na magdating sa mga pagkain dito. Okay, okay na yung texture, okay din. Overall, ano siya, 10. 10 out of 10. Kung napapaisip kayo kung saan gawa ang tuslob buwa, huwag nang pahirapan ang inyong utak. Gawa lamang naman ito sa utak ng baboy.
nakakaintriga nga naman talaga. Nagpaturo na rin tayo kung paano nga ba ihanda ang sikat na putahing ito. Sa isang lutuan, kailangan lang maghisa ng bawang at sibuyas. Pwede maglagay ng sili for additional kick at toyo. Pag natutusta na ang bawang, pwede nang ilagay ang bida sa lutuing ito. Ang giniling na mixture na utak at atay ng baboy. Samahan mo pa ng konting sabaw. Meron kasi yung liver. Niya. Ah, okay. Liver at saka utak grind together. Oh, yun. Okay. Yung sabaw, next sabaw. Buhos ko lang po lahat. Buhos. Oh, pwede nang dahan-dahan. Half natin, half-half. Pag ano, gusto nyo maalat-alat ng konti, lagay natin ng soy sauce. Pag kumukulo, yung parang nagbabubbles na talaga siya, pwede na kuha kayo ng rice, puso, saka dip nyo, kain nyo. Ang lasa, parang sisig daw na pinalapot. Kung tawagin nga ito ng mga banyaga, brain gravy. Malinamnam at balanse ang alat dahil sa kanin. Sa halagang 150 pesos, paniguradong mabubusog ka sa putang ito na anytime pwedeng kainin. Aba, good to share din dahil sa dami ng serving. Kaya mapapalamon ka na lang talaga. Pero ano nga bang pinag-ugatan ng tuslo buwa sa sobrang sikat sa Cebu? Tuslo at saka buwa. Meaning to say, kumakain kayo ng tinutuslo kasi yun yung hanging rice, yung puso. Kaya buwa kasi from the word buwa, bubbles kasi yon, kumukulo na yung utak niya at saka bubbles. Yeah, kaya tuslo buwa siya, bubbles. Deep in the bubbles yun in English. Sa Pasil talaga yung original. Yung tuslo buwa sa Pasil, yung kinukuhanan talaga nila, marami kasi silang baboy noon. So they come up with the idea na kukuha sila ng utak ng baboy para gawin nilang negosyo. Mga kapatid, halika na at bumalik tayo sa Cordova. Ang mga isda kasi sa isang kainan dito, hindi lang basta hinakain. Aba eh, nakapalibot pa nga sila sa'yo habang ini-enjoy ang iyong food trip. Nandito raw ang Sungka Native Restaurant para bigyan ng bagong kahulugan ang Cebuano Dining Experience. Ito raw ang kauna-unahang kainan sa Pilipinas na napapalibutan ng fish ponds. Nakalubog kasi ang mga lames at upuan sa tubig. Pero huwag daw mag-alala dahil nakadesenyo mga ito para mapanatili kayong tuyo. Ang husband ng may-ari ay mahilig mag-alaga ng isda kaya ginawa nila ang ideya nito. Sa katunayan, may koy kami na nagkakahalaga ng 18K yung isa. Sungka ang pinangalan nila dito dahil sa mama nila, hindi nila alam kung ano talaga yung papangalan ba. Tapos binigyan sila ng mama nila na sungka board, parang yung laruan dati kay ma'am. Yun na nakuha nila sa ideya na yun ang ginawa nila. Traditional Pinoy menu ang specialty nila. Sa halagang nasa 200 pesos pataas, pwede mo nang tikman ang kanilang calamares, scallops, barbecue, gulay, nilagang baka, at ang putok-batok na crispy pata. Ang ambience na dala ng mga isdang nakapalibot sa iyo, check daw na makakabawa sa iyong stress. At kung trip mong kasabay sila sa pagkain, sa halagang 20 pesos, bibigyan ka ng staff ng fish feed para pakainin ang mga isda. O di ba? Lahat kayo busog. Kaya naman, ang mga lokal at mga turista tulad ng traveler couple na ito mula Marilao, Bulacan, pabalik-balikan daw ito. Interesting siya kasi parang nasa paligid mo, mga pond. Parang wala pa ako napupuntahan ganun. Eh yung pala isdaan, 'di ba, sa floor lang ganyan. Eh ito talaga ka-level ng ano mo eh. Ang sungka, naalala ko nung bata lang ako na parang games siya namin. Kaya sabi ko parang interesting siya na puntahan. Then sungka tapos kainan. Kaya pinilit namin kahit gabi na gigaw kami. Pero nakita niyo na po ba kung bakit sungka ang tawag? Opo, ngayon, gets na namin. Sa mga picture lang po na nakita namin doon sa sinerts namin na ganun. Pero yung nakita namin, ang dami pala niyang isda. Na ngayon,
Oh, yung point na parang tao naman ang nilalagay. At first, yung pagpunta namin dito, struggle kasi first time at di namin kabisado yung lugar. So, pagpunta namin, worth it naman pag nandito ka na. Yung sa mga nakita nyo ngayon ng mga isda, anong masasabi nyo? Maganda naman. Lamig prituhon. Magandang ihawin. Ano ba? Lutuin. Masarap. Masarap yung mga isda nila kasi. Sa mukha ni. 101% yung ambience nila. Mukhang approved din ang tema ng native restaurant na ito kay Philippine Olympian skateboarder at gold medalist Marjeline Didal. Na naabutan naming nakikipag-food trip sa kainan. So far, first time mag-visit dito sa Sungka, located here in Cordova. It was really good and affordable foods. Super relaxing naman with the fish. I love fish, pero ito sobrang iba yung ambience niya. Iba rin yung paano nila style for restaurants and stuff kasi not just like a normal restaurant ba. Ilan lang ang mga ito sa napakaraming pagkaing pwedeng subukan sa Cebu. Patunay yan na mayaman ang Pilipinas hindi lang sa tourist spots, kundi pati na sa pagkain na sumasalamin sa makulay na kultura at tradisyon nating mga Pilipino. Busog na ba kayo sa ating kwentuhan? Heto naman ang isang nakakakilig na kwento na nauwi sa simbahan. Sa pamagitan lang daw ng motor, magbabalik pa ang kapatid nyo. Patuloy na dumarami ang motorcycle enthusiast sa bansa. Sa sobrang patok nito, ang iba ginagamit ang motor papunta sa simbahan para magpakasal. Ika nga nila, bridal car left the group. Motorsiklo, pasok! Sa hinabahaba man daw ng posisyon, madalas kung swertehin, sa simbahan pa rin ang tuloy. Bonus na lang kung sa pinakamasayang araw ng buhay nyo, maraming tao ang makikisalo sa saya at kilig. Elegante at magarbo, ganyan ang bridal car na madalas na ginagamit tuwing kasalan. Pero ibahin nyo raw ang mag-asawang ito. Ang naghatid daw sa kanila sa simbahan, hindi bonggang sasakyan. Ang bride and groom, sakay ng mga motor. Ang mag-asawa sa likod ng viral video, binisita namin sa kanilang tahanan sa Barangay Santo Cristo sa Bulacan. Ang bride na walang kahasil-hasil sa ride, aba, Mary Joy ang pangalan. At ang maangas pero loving na groom, ang pangalan naman ay si Jerome. Pero bago ang kanilang viral video, literal na malayo pa ang tinahak na landas ng kanilang pag-iibigan. Nagkakilala po kami ni Mary Joy sa Facebook lang po. Bali ako po unang nag-a-add sa kanya. Dati po akong OFW bago kami nagkakilala ni Jerome. Ang kalibakan ko na lang po noon, pag meron akong load, nag-social media po ako. At dahil malayo nga sa isa't isa, hindi lang maiwasan ni Mary Joy na makaramdam ng pagdududa noong una. Siya rin kasi mismo, hindi alam kung matatanggap ba ni Jerome ang kanyang sikreto. Nung una, hindi po talaga ako, hindi ko sineseryoso kasi hindi pa nga kami nagkikita eh. Sabi ko, yung iba nga, matagal nang magkasama, naghihiwalay pa. Nagtapat din naman siya sa akin. Sabi niya, ay single mom ako. Sabi ko, ano naman, kung single mom ka, di ba? Kalaunan, naramdaman naman daw ni Mary Joy ang sinseridad ni Jerome. At nagpatuloy ang kanilang komunikasyon. Hanggang dumating ang araw na pinakaasam-asam nilang dalawa. Umuwi na ng Pilipinas si Mary Joy. Una po naming pagkikita is nung umuwi po ako galing Kuwait, sinundo niya po ako sa airport. Pagkasundo niya po sa akin, sumama po siya sa akin dito sa Bulacan. Tapos pinakilala ko po sa kanya yung pamilya ko, mga kapatid ko. Doon ko po napatunayan na seryoso nga siya. Tuluyan na raw nahulog ang loob ni Jerome.
at sinabi sa sariling hindi na hayaan pang makawala si Mary Joy. Kaya naman, pinakasalanan niya ang kanyang minamahal na si Mary Joy. Hindi lang isang beses, kundi dalawa. Una po kaming ikinasal sa civil wedding noong February 23, 2016 po. Tsaka itong June 15 po, 2024, ikinasal naman po kami sa simbahan. Sa kasalang simbahan ng tungko po. Sabi ko sa asawa ko, baka mag-viral tayo kasi may nagbibideo sa atin. At parang nagdilang anghel nga si Jerome dahil ang kanilang video, kinagiliwan ng mga netizen. Ang kumuha at mag-upload ng video online ay ang 33 years old na si Karen. Kaya niya raw in-upload ang video dahil sa tuwa at aminado siyang siya ay hopeless romantic. Papunta po kami dun sa papunta sa Grace, nakita po namin yung si Ate Girl na naka-motorsiklo. Tapos sabi ko sa asawa ko, uy Dio, astig naman ni Ate, naka-get up siya, naka-dress siya na white, tapos naka-motor siya. Tapos hindi ko napansin na yun pala, meron pala silang Just Mary dun sa DBB box, yung box nila. And then sabi niya, ay hindi lang pala siya nag-iisa, akala namin nag-iisa lang si Ate Girl. So yun pala, dalawa sila. So dun namin nakita na si husband niya pala is nakamotor din. At sabi ko, ay para silang bagong kasal. Tulad ni Karen, maraming na-inspire, hindi lang para umibig, para na rin magmotor, lalong-lalo na ang mga kababaihan. I was really inspired na matuto rin mag-drive katulad mo. Natutuwa ako sa'yo kasi yung story mo na sabi mo, hindi lang porket babae tayo, hindi na natin kayang gawin yung mga kayang gawin ng mga lalaki. At it's a woman empowerment para sa ating lahat. Pero bakit nga ba nakamotor sina Mary Joy at Jerome papunta ng simbahan? Naisipan na lang po talaga namin nalagyan ng dekorasyon yung motor namin para kahit papaano, feel naman po namin na meron kaming bridal car kasi kung magre-rent po kami ng kotse, mahal din po ang aabutin. Kina Salman, kahit kailan ay hindi pa raw sila nakakapag-honeymoon. Mas naging prioridad daw kasi nilang mag-asawa ang debut ng kanilang panganay. Kaya naman, niregaluhan natin sila ng overnight stay sa isang resort sa Bulacan. Thank you so much po. Ngayon lang po ako nakatikim ng libre sa buong buhay ko. Kasi lahat po nang meron kami talagang pinaghihirapan ko kahit simula nung bata pa ako. Kaya masayang masaya po ako ngayon. Wala kaming iintindihin na babayaran. Kaya thank you so much po talaga. Thank you po, Sir Rapi. Ang pangarap na kasal, hindi kailangan magastos. Ano man ang balakid, basta't tunay ang pagmamahalan. Ang may kapal, pihadong ito ay babasbasan. Noong nakaraang buwan, nakatanggap tayo ng update sa conjoined twins na ating tinulungan. Maaari na raw silang lumabas sa Philippine General Hospital. Kaya agad-agad tayong umaksyon at naghanap na kanilang matutuluyan. All set na ang lahat at nakapagbayad na rin tayo sa kanilang upahan. Pero kinabukasan, nalaman nina Jeneline at Oliver, hindi na muna palalabasin ang kambal ayon sa mga doktor.
parang a month ago pa sila sabi na mukhang pwede naman natin pauwiin, nabibigay naman natin mga gamot through the tube kay Gianna, napapadede naman natin si Olivia, but we also wanted to make sure that the parents, no, can take care of a conjoined twins. So, dalawang papakainin masabay, may sakit sa puso, yung isa, meron kailangan ibigay na gamot. We also wanted to make sure na ang mommy ay physically and mentally capable of taking care of these twins. Si Jenna Lynn ay kailangang manatili sa ospital para maturuan ng tamang pag-aalaga ng conjoined twins. Hindi raw naging madali ang pag-aalaga sa mga anak, lalo pat mag-isa lang siya at walang katuwang. Sa magdamag po, sa loob po ng isang buwan, wala po akong tulog. Malaking tulong na po yung isang oras, dalawang oras po yung tulog ko sa araw-araw para po mabantayan po yung every 3 hours po talaga na feeding nila. Si Oliver, saksi sa paghihirap at sakripisyo ng kanyang asawa. Kaya labis daw ang kanyang tuwa nang sa wakas ay tuloy-tuloy na ang paglabas ng kambal. Kahit pa paano po, ma'am, makakabawi na po si Macy sa pagtulog na kasi po, nung ando siya sa ospital, talagang ala siyang kahalili. Talagang baraso niya lahat. Kilik niya, padede niya. Kaya pati rin po ako kahit nandito sa labas, nahihirapan, gusto ko siyang tulungan, bawal naman. Mabuti na lang at maayos naman daw ang kalagayan ng kambal. At nadagdagan pa nga ang kanilang timbang. Ayon kay Doc, makabubuti para sa mga sanggol na umuwi na para makaiwas sa mga infection na maaari nilang makuha sa ospital. Sa ngayon, hinihintay na lang na dumating ang makina na manggagaling pa sa abroad para ma-cardiac MRI ang kambal. Dito pa lang kasi malalaman kung maaari ba silang paghiwalayin ng ligtas. Napaka-importante na yun para sa planning kung sakaling pwede ba talaga sila operahan para hiwalayin at kailan gagawin. July 16, sinalubong natin sina Jenna Lynn at Oliver kasamang kambal palabas ng Philippine General Hospital. Magkahalong saya at kabaraw ang kanilang nararamdaman. Masaya po at nakalabas na yung mga bata pero andun pa rin yung pangamba namin na sa posibilidad na mangyayari po sa kanila. Eh, tulad nga po yung isang si Gianna Faith, meron po siyang karamdaman sa puso. Yun po ang kinatatakot namin mag-asawa. Ni-ready ko na lang po yung sarili ko para sa kanila at gagawin ko po yung best ko para maalagaan po sila ng maayos. Ang dalawang anak naman ni Jenna Lynn at Oliver, labis din ang saya na makita na sa personal ang kanilang mga kapatid. Naging masaya po kami nung nalaman po namin na chat po ako ng chat kay Papa kung nasaan na sila, kung nakasakay na ba sila, ganun po. Tapos po nung sinabi po nila na andito na kami, malapit na kami. Tapos yun po, nung nakita po namin yung van, nandyan na, yun po, sumalubong na po kami kagad. Tapos bigla na po kami sinalubong na namin yung kambal, saka po si Mama po. Dalawang beses sa isang linggo, kailangang bumalik ng kambal sa PGH para sa kanilang check-up. At para hindi na problemahin pa na mag-asawang Jenna Lynn at Oliver ang pamasahe, nakipag-ugnayan tayo sa barangay Ramon Magsaysay sa Quezon City upang tulungan sila. Kay madaling araw yan, kahit na anong oras, basta sabihan lang kami in advance, no? Para sa gano'n na matulungan din namin kahit na sa maliit na pamamaraan ang mga bata. Thank you, Senator Tulpo, sa pagtulong mo sa kambal neto. Ayon sa doktor ng kambal, hindi pa agad silang mapaghiwalay. Marami pang test at consultation sa ibang doktor ang dapat gawin para masiguro ang kanilang kaligtasan. If matutuloy, we want them separated before they're 1 year old. No? And when sinabi ko 1 year old, kasi mahaba proseso to, may expansion pa to, may mga tumors. So hindi naman agad biglaan na pag sinabing hiwalay, pag sinabi sa MRI na hiwalay yung puso, hiwalay mo na sila. Hindi ganun yun eh. Meron pang mga workup uli yan, meron pang gagawin na preparation. Sa kabila ng pinagdaraanang pagsubok, patuloy na lumalaban
at nananatiling positibo ang pamilya Manuel. Dahil sa bawat araw, isa lang daw ang kanilang panalangin. Nagpipray po namin lagi-lagi sa Panginoon na sana po ay ano na sila, maging maayos po yung MRI po nila, maging positive po lahat, maging normal lahat. Nalulungkot po ako sa kambal po namin, tas po kay mama, pinagpipray ko po yung kambal, tas po si mama, na-help ko din po si mama. Ang wish ko po sa mga anak eh, ma-operahan sila ng maayos at lumaki sila ng normal. Yun po. Sa kanila din po ako humuhugot ng lakas. Kasi kung manghihina po ako, lalo po silang walang mag-aalaga sa kanila ng maayos. Bukod po sa akin bilang nanay, di ba? Ayun po. Kinakaya ko po talaga. Kahit mahirap, nahihirapan po talaga ako. Hindi ko pini-expect yung yung ganitong magiging sitwasyon po namin. Titiwala na lang po talaga ako sa Diyos na nagdadasal po ako na bigyan ako ng kalakasan para sa mga anak ko. Na malagpasan po namin, malalagpasan din po namin itong pagsubok na to. Makalipas ang dalawang linggo, muli nating binalikan ang kambal sa kanilang tahanan. Okay na po. Dahil nakita naman namin kalagayan ng mga bata, maayos naman na sila. Malalakas naman na sila. Ang dating 1 hanggang 2 oras na tulog ni Jeneline kada araw, ngayon, bumalik na raw sa normal. Andiyan na kasi ang kanyang mister at mga anak na katuwang niya sa pag-aalaga sa kambal. Opo, medyo nakaka-recover naman na po sa ano, tulog sa puyat. Nag-ihilik na ma'am kung matulog. Malaking tulong din dahil sa nasa baba lang ng inuupahan nila nakapwesto ang tindahan ng ate ni Oliver. Dito siya sumasideline sa pagtitinda. Sa baba, magtitinda muna ako ron. Sa umaga, magluluto ako doon sa kapatid ko sa bahay. Pagka nakaluto na ako noon, dadaling ko na po dito at pagkain nila. Hanggang tanghali na noon. Noon, ang mag-asawang Jeneline at Oliver ay balot ng takot at pangamba para sa sitwasyon ng kanilang kambal na anak. Pero ngayon, ang dalawa nakangiti na at nakakatawa pa. Anila, habang may buhay, may pag-asa. At gaya ng pangalan ng kanilang kambal, matinding pananampalataya sa Diyos ang kanilang sandata. Oh, maraming salamat po sa Bingo Plus Foundation sa ipinagkaloob niyo pong 100,000. Malaking bagay po ito sa amin, lalo na po sa aming kambal. Higit sa lahat kay Sir Rafi, maraming salamat po sa kabutihan po ng kalooban niyo na matulungan po kami, inaabot niyo po kami kahit nasa baba po kami, andyan po kayo nakasuporta para sa amin. Sana po marami pa po kayong matulungan. Pagpalain po kayo ng Diyos, Sir Rafi. Maraming salamat po. Ang buhay ay isang mahabang biyahe. Ang kalsada, malawak, pero madalas malubak. Kaya, kailangan natin kung minsan magpahinga. Swerte na lang kung makahanap tayo ng makakasama para maging matiwasay ang ating paglalakbay. Hanggang sa muli, ako po si Rafi Tulfo, ang kapatid mo.